Sino ba next natin na guest? Alam ko itong next natin na guest, ano to eh. May request ako si Smug, andyan ba? Si Smug? Nandito ba si Smug? Andyan, dumating na ba? Laging late yun eh. May alam mo, may mga taping-taping yun eh. Alam naman naman yung tropa natin. Ano na yan? Ibang level na yan. Alam nyo, na-conquer na niya yung battle rap. Na-conquer na niya yung music. Dito naman siya sa television. At soon, sa pelikula. Ito, kakaiba tong sunod natin na guest. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ito na. Ang pinakamarami nagre-request na makapartner ko sa 2x2. At mga tayo lang daw kami ng MCs. Marami din nagre-request dati na mag-battle kami nito ni Smug. Although talagang napakaganda sa kultura nun. Ako para sa akin personally, sana dati pa nangyari. Dahil sobrang close na kami ni... Baka maging baduy yung battle. pag nag-battle kami ngayon, baka masyadong pa-cute yung mangyari. So, maganda sana kung mangyari dati yun. Pero yun, isa yun sa mga battles na talagang maraming nagre-request na mangyari sa tunay na buhay. Pero ako, takot ako dito sa taon to. Hindi ko lalabanan to. Pero yun nga, pag nagkampi kami nito, hindi ko lang alam kung may ano, kahit freestyle, ano, four bars, walang written. Hindi, ako gusto kong i-ano yun eh, i-experiment. Four bars. Pwede walang na, pwede. Walang written. Ano lang, pagkabanat ko ng four bars, ikaw naman. Halika nga rito para makita ng mga tao kung sino nga ba ang tinutukoy ko, Smuglas! Kumusta, Bray? Ulit ako rito. Dahil tagal din namin hindi nagkita ni Luni nagkasama, lalo na sa pag-perform. At itong kakantahin namin. Classic to, classic. Pag sinabing Tower Sessions, isa rin to talaga sa mga pumapasok sa isip nila, lalo na kapag mga MC o mga rapper ang hinahanap. Yes, at yun nga. Dahil nasulat ko itong kanta na to para siyang dedicated ko sa mga rappers. Dahil usually yung mga rappers, tinatawag sila ng modern day philosophers or pilosopo. At meron din silang maging tendency na maging katulad ng isang meaning ng pilosopo. Katulad nung sa magaling mamilosopo. So parehas yung nag-a-apply sa mga rappers. So naisip ko the way na makaisip yung philosophers ng mga quotes. Dahil yun nga, kahit nga sa ano eh, di ba, sa ibang relihiyon, pag magaling ka sa words, para sa kanila, parang ano yun, gift from God. Classic yun, tsaka classic tong pilosopo kasi parang ito yung parang ano, pinakaunang-unang yes. Nanganak yung mga wordplay na oxymoron, yung mga baliktaran. Yun. Misi so, ako, aminado ako eh. Nung nakakulab ko si Looney, doon ko lang talaga siya ginawa. Dahil paano to? Hindi ko alam itong mga ganito. Ngayon ko lang yun, mismo, sakto ka, nakasentro siya kung paano maglaro ng salita yung mga rapper. So yun, wordplay. Yun, so, medyo ganun. At kung paano na rin ang tingin sa mga rapper, di ba? Na parang, minsan, yung chorus siya, di ba? Bakit ka masyado seryoso? Kumbaga, rap lang to eh. Hindi ka naman, yun nga, di ba? Sabi ni Eminem dati, it's, the words, they just rhyme. Kumbaga, hindi mo kailangan personalin o ano, art mismo, to. Art. Mismo. Beautiful coincidence. Coincidence na nag-rhyme yung utang nila sa putang ina. Pero, di ba? Di ba? Para coincidence lang yun. Pero yun, dana ba kayo? Yeah. Napahinga ko na ba ng sapat yung boses ko? Eto okay. Na. Sama ko si Smug. Classic to. Kaninong tubig to? Walang may-ari na ito. Sige, barata mo na yan. Yeah. Hindi pa nakabukas.